Doon po sa pinakita na video, kayo po makikita. Makikita nyo ba yung pagbumukha ng tatlong suspect? Hindi po, yun wala. Eh kung hindi po natin makikita doon sa video na basehan ng pagkakakita ng inyong witness, eh walang mangyayari. Mayroon from the police. Nag-contact ba kayo ng background investigation regarding the person of Barangay Captain Alvin Mendoza? Did you? Cesar Dalay, you can answer or wala yung COP. Sige, Dalay, ano lang. Your Honor, nakakuha lang po ako sa profile of the victim, sir. Ito po siya, sir. Hindi, ang katanungan ko po, nag-contact ba kayo ng background investigation regarding the victim? Opo, sir. Yes or no? Yes, sir. And may know, what did you find out? Yun nga po, si late Captain Alvin Mendoza po, barangay elected official, sir, barangay official ng barangay Alasa, sir. One of the habol po sana sa ng City Councilor ng San Fernando, sir. Tapos po, three times po siya, pangatlo po niyang ang pagtak po bilang City Councilor po sana ng San Fernando. Saka po, based po sa background po namin, siya po ay may pamilya po nga po si Ma'am, si Gonciala po, tapos po may tatlo po siyang anak po. No. Nalaman niyo po ba sa background investigation kung meron po siyang mga nakaalitan o nakalaban bago yung pagpatay? Based po doon sa nakuha namin information po, meron po kaming meron po sa nakaalitan na nai-report naman po sa nai-report naman po sa police station po ng City of San Fernando. Nalaman niyo kung sino? Opo, may hawak po kami nung kopya ng ano, sir. Ano po? May nalaman po namin, sir. Okay. And from your background investigation, hindi po siya kasali dito sa incidenting ito? Pardon po, sir. Sa impormasyon na nakalap po ninyo, sigurado po kayo na hindi siya kasali sa pagpatay kay Barangay Captain Mendoza? Hindi po, sir. Hindi? Okay. Now, ano po yung mga alam ninyo na other activities sa inyong pag-background investigation na ginagawa po ni Barangay Captain Mendoza? Base po doon sa pag-imbestiga ko, Your Honor, si Cap Alvin po ay matuwid na kapitan sa barangay nila at mananahanin po siya sa mga kabarangay niya, sir. Wala siyang negosyo na pinagkakitaan na iba? Ang alam ko lang po, sir, dati siya nagtrabaho sa East-West Bank po. East-West Bank. So, wala siyang negosyo? Mr. Chairman, if I may, masagot ko lang yun because he's my compare. He's also a contractor. Also a contractor. Madam Consiana, pasensya na po kayo. Kailangan po pong tanuhin po kayo eh. Sa pagkakilala niyo po dun sa inyong asawa, wala po kayo alam na kaaway o kalaban niya? Wala po. Wala? Wala po. Maski doon sa pagtatrabaho niya bilang kontraktor, wala rin po? Wala po. So yung sinasabi ng kapulisan na meron siyang perceived o alam na kalaban, hindi po niyo alam yan? Hindi po. Oh, sige po. Maraming po salamat. Now, where did the incident happen? Sana lang po isa sa barangay Alasas po.
San Fernando. Yes, that's part of San Fernando. Ano po, sir? Barangay Alasas, sir. Kaya? City of San Fernando, sir. Barangay ng San, City of San Fernando. City of San Fernando. Oh, thank you. Yung kaso, naka-file sa City of San Fernando. Hindi po, sir. Naka-record lang po. Pina... Dali lang, basta dali lang. Tiga Alasas yung namatay. Apo. Galing sa bahay niya sa Alasas. Ngayon, pinatay siya sa Magliman, Bacolor. Ah? Or Alasas na. Magliman, Bacolor po, sir. Kaya nga. Yung Magliman is Bac... Dalawa tayo eh. Magliman, Apo. Bacolor, and Magliman, San Fernando. Saan ang nangyari sa Magliman, Bacolor? Apo. Kaya na-file yung case sa fiscal ng Bacolor. Hindi po. San Fernando po yun, sir. Ibapahin po talaga, sir. City of San Fernando. Bakit napasok yung Bacolor po dito? Kasi po, sir, yung pundaan doon, sir, kalahati po nung daan, sir, San Fernando, kalahati po, Bacolor, sir. Alam ko yun, sir, alam ko yun, kasi ano, halos nadadaan ako yun. Half of that is San Fernando, half of that is Bacolor. And that is Magliman to Alasas, connecting road. Left side is cementerio. Doon namatay siya, part of Alasas, San Fernando. Hindi po, sir. Bacolor. Oh, Magliman, okay. Chairman, connecting road kasi yun. San Fernando to Bacolor. Thank you, Jesus. So, saan talaga nangyari yung incident, sir? Ayun pong nangyari, sir. Barangay Magliman, Bacolor, Pampanga, sir. So, nangyari yung incident sa Bacolor, yung kaso pinay sa San Fernando. Opo, Your Honor. Bakit po? Pag nagpapahit po kami ng kaso doon po sa Office of the Provincial Prosecutor po, City of San Fernando, sir. Wala prosecutor doon sa Bacolor? O, ano lang po yun, sir? MTC lang po, sir, ang doon ko. Ano po? Municipal Trial Court lang po, sir. MTC. So, walang office ng prosecutor po doon sa lugar? Wala po, Your Honor. So, kaya diretso kayo sa Provincial Prosecutor's Office? Opo, Your Honor. Thank you. Now, ano po yung ifinail na kaso po ay murder, kagaya ng pagtatanong ni Honorable Paduano, di po ba? Opo. Now, sabi po ninyo, sa pagtatanong ni Chairman Paduano, meron po kayong suspect, di po ba? Opo. Ano po yung basihan ng kapulisan para ma-filean yung suspect na yun sa krimen na murder? Ayun nga po, base po doon sa mga CCTV footage po na nakuha namin, tapos po doon po sa witness po namin, Your Honor. Okay. Yung CCTV, kitang-kita ba ba yung pagmumukha ng suspect? Ang ibig ko pong sabihin, kung papanoorin ko po yung CCTV, kitang-kita at makikilala yung mukha o identity ng suspect. Makikilala po, Your Honor. Makikilala? Opo. Sino po ang makakakilala? Yung pong witness po namin, sir. Yung witness po ninyo, paano nyo nakuha na witness to? Nag-voluntaryo o hinanap ninyo? Nag-volunteer po siya, Your Honor. Paano po siya nag-volunteer? Nga po, sir. Pumunta po siya sa opisina po namin, Your Honor. At ano po ang sinabi? Na siya po ay tetestigo dun sa nangyaring insidente po kay Cap Alvin Mendoza po. Tatlo po yung sinabi na bumaril, di po ba? Opo. Dalawa yung unang pumutok, sinundan ng isa, sinigurado. Tama rin po? Opo. Bakit po iisa lang ang alam niya? Kasi po, Your Honor, iisa lang po yung na-identify niya, sir. So, ibig sabihin nun, sa CCTV, hindi kita yung pangmumukha ng dalawa. Yung isang suspect lang ang kitang-kita sa CCTV. Opo. Yung bang ibig mo sabihin? Yun lang po, na-identify po ng witness namin, Your Honor. Yun lang, na-identify. Anyway, nung nahuli po ninyo ito? Hindi po, Your Honor. So, hindi pa nahuli. When? No, ipinail nyo yung kaso, the suspect was not under your custody.
Opo, Your Honor. Ganon. So, at large pa rin siya? Opo. Okay. Now, meron po kayong sinabi kanina na na-dismiss yung kaso dahil yung complainant ay pulis? Tama ba yung pagkarinig ko kanina? Opo, Your Honor. Are you sure of that? Did the any member of the victim act as witness complainant? Wala? Wala, sir. Wala po, sir. Madam Consejala, di po ba sa pagsasagot din po nyo kanina, sinabi po ninyo na binigyan po ninyo yung ng kapangyarihan yung sister-in-law nyo? Opo. Na kasama di po ba dun sa kapangyarihan na pinagkaloob nyo sa kanya ay siya na rin po ang pwedeng magreklamo? Opo. So, bakit? Sino nagpirma dun sa complaint? As a nominal complainant, Your Honor, ako po yung sumayong complainant po. Yes, but did you place the name of the sister-in-law as your complainant witness? Wala. Kailangan yun eh. Wala po, Your Honor. You didn't ask them to sign the complaint also? Wala po, Your Honor. Did. No. Sige. Ano na nga po ba yung mga rason kung bakit dinismiss ng prosecutor yung kaso na sinahin po ninyo? Insufficiency of evidence, sir. Bakit po? Yung po naging basis ng fiscal tunungan, sir. Pwede bang pakibasa yung decision ng prosecutor, yung last paragraph niya siguro doon, kung bakit dinismiss niya yung kaso for lack of sufficient evidence? The identity of the suspect driver is unconvincing. The person first interviewed stated that the suspect faces were covered and that they ran away from the scene. Insecure themselves. Technically, no one was able to see the face of the suspect. Even Velasco testified that when the suspect driver later on out on his helmet and the suspect passenger back rider also had a face covering, Velasco learned of the death of the victim through social media, and we testified sometime in December 2022, he said that he already saw a cartographic sketch of the suspect driver also posted in social media. Velasco identification of the suspect driver is suggestive identification, and other carefully looking into the record, there appears to be no rack gallery as claimed by the complainant. This manner of identification through photographs of only the respondent suggested and based and renders doubt as to identifies of the actual male factors. Kung babasahin po ninyo na maigi yung decision ng prosecutor, yung witness po ninyo, hindi po niya makikita yung pagmumukha or identity ng suspect dahil covered. Kanina, tinanong po kayo kanina kung yung mga gumawa po ng krimen ay walang mask, wala lahat. Di po ba? Pero doon sa desisyon ng piskal, sinabi dyan na yung inyong witness ay mahihirapan at hindi niya ma-identify
yung pagmumukha ng mga suspect. Paso po dito sa resolution na binigay niya, sir? Yun na. Kaya kung nga, kasi, dalawang bagay nung lang yun pa Executive Master Sergeant. Either kayo po ang nagkamali o yung fiscal ay nag-invento ng kanyang rason kung bakit dyan didi-dismit. Yun nga po, Your Honor, yun nga, base po sa affidavit po ng witness namin, sir, nakita niya yung isang suspect po. Namukhaan niya, kaya na-identify niya, sir. Doon po sa pinakita na video, kayo po, makikita niyo ba yung pagbumukha ng tatlong suspect? Hindi po, Your Honor. Eh kung hindi po natin makikita doon sa video na basehan ng pagkakakita ng inyong witness, eh walang mangyayari. Your Honor, bago po mangyari ang pagbaril kay Cap Alvin, Your Honor, yung pong witness na kaya po na-identify, Your Honor, doon po sa may gotohan ko. Sa cartographic? Punta sa may gotohan, sir. Ha? Gotohan, sir. Nandun siya? Opo, Your Honor. Eh kaya nga, pero kayo na rin nagsasabi na paano niya makikilala yung isa sa tatlong suspect kung doon sa resolution ng fiscal, hindi makikilala. So, dalawang bagay lang yun. Yung prosecutor, nag-iimpento ng rason para i-dismiss yung kaso, o ang katotohanan, yung witness po ninyo, hindi niya ma-identify talaga. Hindi po ba? Na po, Your Honor, ulitin ko po, bago po mangyari pamamadali kay Alvin po, yung pong witness namin, andun po sa sanggotohan. Ngayon po, yung pong mga suspect, nag-standby din po sila, doon kaya po, nakuhala po ng CCTV yung mga suspect by prior to the pagbabaril po kay Alvin. Ngayon po, yung sa pong witness, doon kaya po na-identified yung witness po namin at natanda yung pagbumuka kasi po, nag-standby din po yung suspect doon. Okay. Kasi, tinitingnan ko kung may pasyan talaga yung pag-dismiss ng kaso. Yun po yung tinitingnan ko eh. Kasi normally, yung prosecutor maghahanap ng dahilan kung bakit madi-dismiss yung kaso. At gaya nga ng sinabi mo, ang reason is insufficiency of evidence. Pero may nabanggit ka kanina, yung complainant ay wala. Nominal complainant lang ang nandun. Opo, Your Honor. Sige. Sa pag-iimbestiga ninyo, sa kasagutan po ninyo kay Congressman Paduano, sinabi po niya na ang posibleng motibo ay politika. Tama? Dahil siya ay isang politiko? Opo. Personal grudge. Opo. Yung inyong finding na pwedeng politika ay dahil siya ay isang politiko. Opo. Tama? Opo. Pero yung pang matanong ko po kayo, tinignan niyo rin po ba kung may kalaban sa politika si the late barangay captain Mendoza? Kasi dapat meron sun eh. Bago niyo sabihin na politika ang dahilan, hindi lang dahil siya ay politika. Wala ko siya, sir. Kahit politiko. Hindi ba? Wala siya kung palabot. So, ikaw nga pwede sumagot nun. Eh kasi nagkukonsulta sa iyo yung isang pulis eh. Sa possible lang, sir, kung may kalaban na politika. Pero sa pag-iimbestiga namin, wala pa kami nakita noon na pwedeng kalaban niya sa politika, sir. Kaya ang una ko pong tanong sa inyo ay nag-conduct ba kayo ng background investigation?
Kung titingnan niyo yung pagtatanong ko, ang unang-una ko tinanong sa inyo ay di tinignan niyo ba yung background ng biktima? Kasi doon niyo makikita yung maraming bagay. O, ano ang basehan ninyo? Bakit politika ang dahilan? Dahil ba siya ay politika, politiko? Hindi nyo natitignan kung dahil sa siya ay politiko, meron siyang matinding kalaban. Di ba? O kaya sa pagiging politiko niya, may nasasagasaan siya. Eh, hindi ko alam kung paano nyo iniimbestigan. Tama? Masasagyan? Kasi dapat lahat ng motibo na sinasabi nyo, may basehan dapat kayo. Kaya hinahanap ko yung basehan ninyo eh. Sa kay Kat Alvin naman po, nag-contact niyo pa ako ng interview doon sa mga kandidato na humahabol sana din po ng konsyal ng bayan ng Sunod ng San Fernando, sir. Nag-exit din po sila ng affidavit, sir. Hindi nga. Kasi, sige, tumakbo siya na pagiging konsyal. Meron ba siyang kalaban? Ilan bang konsyal pala ng Bacolod? Fernando. Ay, San Fernando? Pampumo. Ten City Council. Oo. Doon sa 10 pwesto na yun, meron ba siyang mahigpit na kalaban na ayaw siyang pumasok at yung kalaban niya ang papasok? Wala po yun. Eh, kaya sinasabi ko, wala kayong pasihan kung bakit politika ang dahilan. Ngayon, punta tayo dun sa personal branch. Kayo na rin ang nagsabi na walang kaaway, maliban lang sa isa. Di po ba? At tinanong ko rin kayo kanina, meron ba sa tingin ninyo, may kinalaman ba yung kaaway niyang tao sa pagkamatay ni Barangay Captain Mendoza? Kayo na rin nagsabi, wala, di ba? Yun nga po, Your Honor, yung pong nakunang information, sir, hindi naman, pinag-report lang po ni Kat Alvin Mendoza lang po sa City of San Fernando, pero hindi na po sinampal ng kaso, sir. Kaya walang mabigat o siguradong dahilan na pwedeng politika at saka personal grudge ang dahilan. So, ang akin kasi, dapat kinumpleto ninyo yung background investigation nyo doon sa tao. Kasi doon nyo malalaman kung saan lang gagaling dapat yung motibo. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Di ba? Kasi, pag nalaman nyo yung tunay na motibo, magkakaroon na kayo ng ideya kung sino-sino yung grupo o yung mga tao na pwedeng gumawa nun. Ilang taong ko pa sa servisyo iyo? Orisyon na po, sir. Sige. Mag-aaral ka pa ng konti. Thank you, Mr. Chair. So, before I recognize Ma'am Jane Castro, the chair would like to acknowledge the presence of our chairman, Robert Ace Barbers. Sir, welcome. At in addition, ma'am, kasi kanina sinabi mo nakita sa CCTV, pero dito sa resolution ng prosecutor, hindi nakita. Ano bang, ba't gano'n? Sa ano po namin, SITG Task Force, Kapalpin po, meron po kami mga CCTV na kita. Kita po, na po sa mga establishment. Like, walang, ba't hindi ginamit yun sa, ano, sa FIBA? Inilagay po namin sa through DVD, sir. Tapos sinat-assign ng, ano, ng prosecutor? Basta po, sir, sinasabit lang po namin yun sa prosecutor, sir. Linagin mo lang, walang pang ginamit mo, sir. Okay. Doon sa, ano nyo, sa investigation nyo, ano yung bullet, kind of bullet that was used? Yung na-recover? Caliber 45 po, sir. Caliber 45. We just have to find out, ano, kasi yung apat pang patayan, tingnan natin kung pare-parehong balil ang ginamit. Baka mamaya, iisa yan. Di ba? Kung isang ginamit yan, isang bala, whatever, makukonek natin yan. Anyway,
Sige, man. Ay. Okay lang. Ma'am? Alin mo na si James? Yes, Ma'am Jane Castro. So the bulk of my questions were already asked by Congressman Lumaco. Anyway, yung mga footages that we have seen, sa inyo ba tingin, hindi yan klaro, yung mga footage ng mga assailants? Except for yung identified by ano po witness? Barila si Cap Alvin, nakatakip na po yung mga mukha nila, Your Honor. Yung actual na shooting, Apo. Naka-face mask na siya. So, hindi na rin ma-identify yung mga witness, right? Witness? Yung pong witness, na-identify niya po yung usa doon, yung nga po, bago po mangyari yung... But it was not taken at the scene of the crime. Apo. So, magiging circumstantial evidence lang yun. Apo. So, what was needed, maybe it was dismissed because the actual photo should have been taken from the shooting incident itself. Apo. So sabi niyo kanina meron pang ibang mga footages aside from the pictures, footage po. Pictures lang, pero hindi yung actual. Meron po din po. Ano meron? Yung pong umbarilin si Cap at pagdapos umbarilin si Cap, yung paano tumakas yung mga gunman po, meron po. Wala silang face mask noon, nung binaril. Okay. Meron kayong video noon? Meron po silang face mask noon. Ah, sorry. Sergeant Dalay, can you kindly give us yung ano? Meron kayong copy ng mga CCTV na sinasabi niya? Meron po. Can you submit to us? Opo. And all the documents pertaining to this case? Okay. Congressman Paduan, before we proceed to the next big game. Sige, go ahead. Thank you, Mr. Chairman. 2 days ako, no? Bago ko balikan na yung question to motive that was raised also by Chairman Akob. Ganito po, kasi I thought on the while that the footage or the pictures or the identification of one of the suspects doon sa actual killing, hindi pala doon sa kutuan. Tama? Opo. Okay, now. And your witness na idehan niya doon sa kutuan. Opo. Now, paano niyo tinanong yung witness niyo na indeed those three suspects na nandun sa kutuan, yun mismo ang pumatay ni Kapitan? Your Honor, nung tanongin ko po siya kung merong patungkol doon sa mga suspect, ang nakilala niyo po, yung pong nag-drive doon sa motorsiklo, sir. Kaya na. So ang tanong ko, paano niya na-confirm na yung na-identify niya na driver ng motor, yun mismo ang kasama doon sa pumatay? Your Honor, yun po, base po sa license ng witness natin, Your Honor, kasi po, siya po ay umarada doon, kumain sa gutuman, nga po, dumating po yung mga suspect. Tapos po, isa po doon, natanggal po siya ng tumas, palakad-lakad doon, sir, nakikita niya po yung driver, yung pong nag-drive doon sa motorsiklo, sir. Okay, now, gaano kalayo yung gutuman doon sa scene of the crime? Kung doon po sa pinagbabaril si Cap Alvin po, sir, malayo-layo po, sir. Anong malayo-layo? Mga 50 to 60 meters po. 50 to 60? Malapit yan. So, ganito po. Sarito, ganito po. So, question of time, no? Yung oras po. For example, dinescribe niya pa nung nakita niya din a few minutes after binaril? Hindi po. Yung pong witness, sir, nung pong sa license niya, sir, nung pong nakita niya, sir, nung umalis na yung tatlo, sir, nung nag-drive ng motorsiklo, siya po ay pumunta ng parikesa ni Silo kasi nag-deliver po siya, sir. Hindi, pero ang tanong ko po is, nung umalis yung tatlo para doon sa operation, siya ay umalis din. Apo. Hindi doon sa direksyon ng tatlo.
Hindi po, Your Honor. Papunta po siya ng barangay okay. sa Isidro. Okay, ganito po. So, pag-alis na tatlo, umalis din siya. Opo. And then a few minutes or hour, ano? Pagkatapos lang po niyang kumain, Your Honor, umalis na po siya. Hindi, tanong ko, ilang minuto, oras? Marami lang po. Na pinatay yung kapitan after sagutuhan? Hindi niya po niya agad nalaman ng bulong. Kasi po, gawa nga nang nag-deliver po siya, sir. Pagunta po siya ng barangay San Isidro, sir. And then, ganito. Ganito po. Kasi dapat sa investigasyon yung tinanong nyo. Diba? Okay, para maging credible yung witness mo, diba? Dapat. Okay. On that particular hour, nandun ka. Nandun din yung tatlong suspect. Ako. Okay. Tatlong suspect. Then you left after siya kumain, diba? Ako. Umalis siya. Then nakita niya rin na umalis din yung tatlo. Sinong nasa una daw? Umalis. Ang una pong umalis, yung pong dalawa, Your Honor. Oh, based sa saray-saray, okay. Ano, yung dalawa? Opo, yung pong nakilala yun, yung drive po ng motorsiklo, Your Honor. Okay, tapos? May back ride po yun. Tapos, that was, anong oras? Ano yun, sir? Hindi kasi, sa rito kaya... Ito, kinakabahan kaya pa, doon? Oo, kaya gusto kong kukunin yun, kasi, dapat kasi, for example, if the witness volunteers to be a witness, dapat yung probability, kasi wala siya incident of the crime eh. But of course, yung probability dapat, makita mo na, sinasabi niya totoo. But for example, he was there with the key suspects, then umalis niya, siya, umalis din, then nangyaring incident the following day. O, di ba labo? Di ba? Tama? Kaya po gusto kong titingnan yung time. How long it happens when the barangay captain was killed and yung pag-alis nila doon sa gutuan? Yung witness po, Your Honor, base sa sarili niya, sir, umalis po siya sa gutuan, sir. Mga 6:30 na lang umaga, sir. 6:30 na umaga, yung suspect? Halos ano lang, sir. Nauna sa mga 6:25 lang, sir. 6:25. Anong oras binari si Kapitan? 6:50, Your Honor. 6:50? Apo. So, 6:30, 6:25? Apo. Mas nauna umalis yung tatlo? Apo. Okay. So, around 30 minutes? Apo. Tama. Ang difference. Now, pero yung distance is only 50 meters, sabi mo. More or less lang po, Your Honor. More or less 50, ah? More or less, mga 50 to 60 meters. Oh, kasi ang 50 meters, yung distance between two posts. Yung ano, yung electric post. Okay? So, mga ganong kalayo or more? More pa po. Or more. Okay, but of course, the travel time, kung nakamotor, hindi naman abuti ng 30 minutes. But on the other hand, pwede pa rin na baka wala pa si Kapitan, hintay nila, pag-alis sila, that time. Kasi parang napaka-accurate eh. No? Because, eto Chairman ha, it's either the barangay captain was set up, no? Kasi 30 minutes ang difference eh, between the time that was mentioned by your witness at saka yung pag-alis ng assailants, no, alleged killers. Now, 30 minutes. It's either naka-pattern si Kapitan. Hindi nyo ba investigan kung si Kapitan lagi dun sa lugar na yon? Si Kapitan po, sa bahay lang po siya. Eh, pero yung lugar niyan, bahay ba ni Kapitan? Hindi po, malapit lang po sa bahay. Malapit sa bahay? Gano'ng kalayo? Ma'am, gano'ng kalayo po yung crime the incident? Yung place of the crime, magkano, gano kalayo? From your house? Hindi. Mga ilang minutes from your house? Approximately, I'm not sure po, 10 to 15 minutes? 10 to 15, tama ba? Tama, 10 to 15, okay. Now, have you checked, bago namatay si Kapitan, saan siya galing? Na-check nyo? Apo, saan siya galing? Sa bahay po nila.
Sa bahay ba ma'am, tama? From your house? Opo. Eh, asawa mo yun, anong purpose niyan nung umalis yan? Ba't nandun siya sa lugar na yun? Mag-a-attend po siya ng caucus nila. Meeting. Meeting? Yes po. So nandito ba yung mga konsyal na mga nanalo, nandito ba ngayon? Nanalo lang po. Nanalo? O kapartido ni Kapitan? Dito kapartido ni Kapitan. Kasi may caucus, no? Is it true that when... Guest candidate. Guest candidate siya, but is it true that there is a caucus in that place? You can ask to the mayor because... Mayor? Partner. Mayor, totoo ba yun? Yes po. So, ganito, Mayor, again. Sabi ni Kunsiana, when Barangay Captain Minversa left their residence, may caucus daw, tama? Opo. Ganong oras din? Every morning po kasi. Eh, pero yung araw mismo na yun, Mayor? Yes po. So, every yung asigitan niya, oh, anong oras? Basta every morning po, nakikita kami doon. Mga anong oras? Mga 7. Okay. 7 a.m. So yung, ma'am, yung lugar na yun, Mayora, yung lugar na yun, yun yung parang rendezvous niyo, meeting place niyo? Yun, parang yun po yung ano namin. Meeting place? Meeting place namin. Parang, Okay. Now, ilang beses yun na ba nagamit yung lugar na yun? Ay, yun po kasi yung lugar talaga namin. And before the death of Captain Mendoza, mga ilang beses na kayo nakapwesto doon? Sino ba yung may-ari ng lugar? Kami po. Kayo? Sa mayroon? Hotel po. Opo. Okay, so lugar niyo yun? Opo. Hotel? Opo. Okay. So, ma'am, tama po, may caucus. So, every morning, and that was the first time, the second time, the third time na si Kapitan pumunta doon, ganung oras? Ay, hindi po, every day po. Mga ilang araw na bang kampanya niyo nung namatay siya? Hindi ko na po maalala. Puro marami kasi, na, maraming opo, business. Kasi po, parang yun po yung headquarters so, namin. So, naka-pattern? Oh, so, naka-pattern yes. Si Kapitan? Opo. Binantayan siya doon? Lumabas ba sa investigasyon niya yan? Na naka-pattern siya doon? Base po doon sa investigasyon namin sa CCTV, sir. Ando na po yung suspect bago... Hindi, tanong ko. Kasi, pag nag-imbestiga tayo, siyempre, we want to establish the motive, di ba? O pwede na sinetap, pwede na naka-pattern, di ba? Now, this time, naka-pattern. Based on the initial statement coming from the wife and the mayor. Kinonfirm po nila na every morning during the campaign, doon po sila before 7 o'clock. Opo, yun ba? So, pumasok yan? Opo. Pumasok yan sa investigation nyo? Opo. Okay. Now, Mayor, doon ba sa lugar na yon? Sa lugar na yon, yung sa hotel nyo? Di ba nung binaril siya doon mismo sa lugar na yun, may CCTV? Ay, hindi po sa lugar na yon siya binaril. Siya? Di ba? Sandali. Di tayo dito nga magkakaintindihan. Ganito po, kasi tinatanong ko, yung site of the... Ay, totoo na yung site ng pagbabaril, doon mismo sa meeting place yun, hindi? Ay, hindi po. Gaano kalayo? Ay, hindi ko po alam yung... Siguro, I think it's more or less 4 kilometers. 4 kilometers away from Alasas to King's Royal. Okay, so King's Royal is the hotel. Tama po? King's Royal is the hotel. Mm-hmm. So doon po kayo from King's Royal, the incident happened at 6:30, ano, 6:50, tama, 6:50? Now, ma'am, anong oras yung umalis sa bahay nyo? Hindi ko na po matandaan kung anong oras. More or less, between 6:30 to 6:45. Okay, so tamang-tama. Now, in short, lumabas ba sa investigasyon nyo, investigator? Parang kita na, ako nag-investiga dito. Lumabas ba sa investigasyon nyo na the victim galing sa bahay niya, papunta doon sa hotel? Opo, yun ron. Okay, lumabas yan ha? Opo. Okay, now, ano ba? Nung binaril ba siya, nakapark
tumatakbo kasi nakita ko rin na parang hindi diretso yung takbo niya, parang dito sa gilid, tapos hindi parang may dinaanan sa doon. Your Honor, yung pong part ng case of president ko, kaya po bumagay yung takbo ni Kap Alvin, but yung pong kalsada doon, butas-butas po doon. Ginagawa ko. Kaya po bumagay yung takbo niya. So kasi ang nakita ko lang kasi, kung ito yung daan, yung ulo niya kasi, parang naka, hindi diretso, naka ganon. No? Tama? So, pero sigurado kayo, wala siyang dinaanan doon? Hindi siya window doon? Hindi po. Okay. Know. Now, so, eto, ngayon ha, galing doon sa Kutuan, it's only around mga, nung nagkaiwalay sila, nauna yung suspect, at 6:20, tama? 6:20 umalis daw, sabi ng witness mo, siya umalis 6:25, nangyari 6:50. Okay, now, ang distance from there is only, palagi natin kahit 200 meters pa, apat na poste. Pero sabi mo nga, mga between 50 to 70. Kasi kung ang travel time nun, mabilis. Diba? Hindi abutin ng 3 minutes yun. Tama? Diba? So, in short, galing doon, somewhere there, kung may CCTV, binantayan si Kapitan. Kasi ang pangyayari 20 minutes after, eh, tama? Opo. Now, tanong, have you checked the CCTV from the Kutuan going to that place? Opo, Your Honor. Mayroon kayo? Meron po, Your Honor. So from the Kutuan, nakita niyo kung saan sila pumunta? Opo. Before the end, assassination na? Opo. Okay, so saan sila pumunta? Nung kung sabi sa CCTV ko, nung nakita po ng suspect na lumabas na yung sak ni Kap Alvin. Lumabas saan? Dumanda po doon sa kalsada. Yun nga po, sinundan niya siya. Okay, sinundan siya? From the Kutuan? From the Kutuan? Doon po sa may kanto na, sir. Kanto na? Apo. So, ganito. So, from the Kutuan, naganap siya ng posisyon na may hinihintay na si Kapitan. Apo. Makikita sa CCTV yun? Apo, yun. Oh, no, Mr. Chairman. Kaya we have to invite the fiscal. Kasi yung sinasabi niya, insufficient evidence. Malinaw po, kung may CCTV kayo, yung travel time, malinaw po. Malinaw that there is a probable cause. Yun na yung statement ng witness, pwede talaga na na-identify niya. Kasi sabi ko nga, kung isang oras, dalawang oras siguro, pwede wala. Lalo may CCTV from the Kutuan. Diba? Going to the place where the scene of the crime. Apo. O di, establish. Ako tingin ko may problema ang fiscal dyan. Pero of course, diligence natin, we will not conclude in regards to it. But he has to be present the next hearing. Then please bring with you all the CCTVs. Now, from the Kutuan going to ano. Apo. At same time, makita niyo ba from the Kutuan, makita niyo yung mga motor kung saan pumunta, saan ang park, na naghihintay. Meron po mga serial system. You produce that and submit to the committee para next hearing makita natin yan sa fiscal niya, sa fiscal, para makita niya. Diba? Apo. Okay, now, last lang po. Balikan ko lang yung motive. Yung motibo. Kasi sabi niyo po, dalawang motive. It's either politika or personal grudge. Now, kung politika, sabi nga ng chairman ako kanina sa mga tanong niya, eh kunsihan lang yung tinatakbo niya eh. Diba pag kunsihan, hindi one-on-one, medyo, hindi naman walang politika, but of course, the motive, unless may talagang kalaban niya sa politika, kahit kunsihan siya, unless ganun, eh medyo malabo yung ano, malabo yung politika. Not just because of, kasi pwede ako barangay captain, tumakbo ko konsyal, pinatay ako dahil may napakan ako as barangay captain. Tama? But this is not politika. Eh, siyempre personal grudge yun. Diba? Kasi may napakan ka, may utang ka,